testimonies na ayan, ang Gen Ed at Prof Ed yung nag-save sa ratings nila. No, I happen to know yung isa kong kaibigan, she got 92 in Prof Ed, 90 in Gen Ed, tapos yung majorship niya 71. Pasado pa rin siya. Ayan. Thank you, Ma'am Marinel Piha. Yes. Thank you so much po, Mary Chris Amorin, sa iyong puso na 37 pieces. Ayan, thank you so much po sa Stars Students Gallery. O yun, mga mag-take ba to? September takers ba lahat na nandito? Are you guys September takers? Meron bang mga LPT na dito? Meron bang mga natulungan ni Sir Melvin dito na pumarito para mag-witness sa ating padrills for the next batch? Ayun. Shout out nga pala kay Ma'am Valeriana. Ma'am Val, you're so generous po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. And trust assured po na tutulungan ka ng channel na to. Just keep on watching. Master the concepts that are in here. Huwag niyo po silang tag dito. Huwag niyo pong ayaw lagtasi ba si tawagan na, ano? Do not miss anything that is inside here, no? Mas dumarami ang content, mas dumarami yung information, mas maganda ang preparations. I could still remember, no, yung September takers noong last year. Napakaraming na natulungan ko noon, no? Time ata yun ni Sir Victor at ni Sir Jericho na top 10 at top 4. Meron ding top 1 doon. Hindi ko lubos akalain na konti pa lang yung content ko, napakarami nang natulungan. So what more na 350 videos na po ang aking na-upload dito. So more uploads, more materials, kapag seryoso ka talaga sa panunood, more learnings and more chances of winning. More chances of course, na topping the board exam. Ang acting kung pinag-uusapan dito ay ang pag-top, hindi na po yung pagpasa, no? At kung rating ang pag-uusapan, ang ating cut-off ay 87. Okay? Si Sir Melvin po, I was able to get 89.60. So, there would be no reason na hindi mo kaya yung 87 at there would be no reason na kaya mo yung 90. Okay? Kayang-kaya nating kunin yung 90 because nagtuturo ako, tapos i-add mo yung natutunan mo, napakarami mo pang resources, hindi pasado na, top notcher pa, di ba? So to do that, you have to listen, participate with the drills. Dapat kapag sumasagot ka, hindi ka na nag-iisip. Dapat kapag sumasagot ka, kusa na lang yung lumalabas ang konsepto sa bibig mo. Dahil kapag ka nagawa mo yan, so ibig sabihin, master mo na yung konsepto, ayan, si Sir Melvin po ay magmumulto sa'yo during the board examination and I guarantee you that. And I guarantee you that magmumulto ako during the board exam. Ayos? Gusto mo bang multuhin kita? Ayan. So do what is expected of you. Watch, rewatch, and watch it again. Master everything. And hindi ka magsisisi sa gagawin mong yan. Okay? Thank you so much, Ma'am Tintin, sa iyong 125 pesos. Good evening, Sir Melvin. Sali po ako sa final coaching. Please bitawan eh. Ma'am, just click. Ayan, naka-member na po ba kayo? Just click the join button. Na? Ma'am Anna May, thank you so much. So let's start guys. Na? Simulan na po natin ang bakbakan sa gabing to. Thank you so much po sa mga nagbibigay nating mga philanthropists, sa mga Samaritan nating followers na maaaring gamitin natin sa load at sa iba pang mga advocacy ang gagawin ng ating channel. No? By the way, namibigay tayo ng bigas last time. No? And yan, every month, every end of the month ata gagawin natin yan. So maraming salamat sa continued support niyo sa channel na to. Simpleng tao lamang po ang nasa likod nito and walang iba yon kundi ang tao na sa harap ninyo ngayon. And what else? Wala na po akong ibang maipagpapasalamat sa inyo kundi yung suportang ibinigay ninyo at nawa po ay natulungan talaga kayo ng channel na to. And everything here na nandito nakikita ninyo ay nakalibre po yan. I was just very
touch, no, with the people who are supporting the channel. May nagbibigay ng gifts, may nagbibigay ng super stickers, may nagbibigay ng stars. I am so grateful, no, para lang malaman ninyo. And maraming salamat po sa walang sawang panunood, no. Kahit i-download niyo yung videos ko, I am not earning from that, pero ayos yan, no. Basta't merong signal kapag panoorin mo lang ng isa. At thank you so much rin po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. Simulan na natin, no. Gen Ed Prof Ed tayo ngayon. Gen Ed, memorize mo lahat ng ituturo ni Sir Melvin. Ayan, walang lusot ang atin pong board exam dyan. Yung mathematics ko na lecture, panoorin niyo po yun. Para po sa mga top-notcher yun. Kung gusto mo mag-top, panoorin mo yun. Okay? Just a friendly advice. Again, kung gusto mo mag-top, panoorin niyo po yun. Dahil yun po yung advantage ng mga top-notchers. Nakakasagot sila sa math. Okay? So let's go. And for the rest, sabayan niyo lang po ako. Number one, what is the most abundant inorganic compound on Earth? Again, what is the most abundant inorganic compound on Earth? B, gay kong tubig, B. What is the most important inorganic compound on Earth? So good! Thank you so much po sa mga nagbibigay ng super stickers. Ayan, pagpalain nawa kayo ng ating pong may kapatid. Okay, A, water, B, cellulose, C, ribosomes, D, lysosomes. O sige, i-drill natin. Which of the following, no, sa choices, sagot nyo lang po sa apat na nandyan sa choices, sagot nyo lang po sila sa mga tanong na gagawin ko. Which is the digestive system of the cell? Which is the digestive system of the cell? Very good. Lysosomes. Again, lysosomes. Very good. Ayan. Lysosomes. Ayan. Which is unique of plant cellulose? Ayan. Which is most abundant organic compound on Earth? Cellulose. Very good. What about for the protein synthesis? Ribosomes. What about for the sequesters waste? That's vacuoles. Again, ano yun? Vacuoles. Ulitin natin. The digestive system of cells? Lysosomes. What about the protein synthesis? Ribosomes. What about for the unique feature of plants? Cellulose. What about for the most abundant organic compound on Earth? That's cellulose. What about for the most abundant inorganic compound on Earth? That's water. Kapag merong carbon, organic, inorganic. Organic. Kapag walang carbon, that's inorganic. Oh, nalilito ka doon. For sure. Nalito ka ba? Everybody say, oh, sige, ganito kasi yan. Kailan mo isasagot si inorganic? Kailan mo isasagot si organic? So, ganito yun. Everybody say, Wincor. Girl, Wincor. Ayun, no? Wincor, di ba? W for water, inorganic. C, that cellulose, organic. Ano yan? Wincor. Now, question. Sino ba dyan ang walang carbon? O, sino bang may W? Win. Very good. So, yung walang carbon, si Win. Si inorganic. At yung merong carbon, obvious naman po na si letter C, cellulose. Nakuha nyo po, di ba? Ang dali lang. Nalilito ka minsan, di ba, kung paano sila isipin. Ay, nakalimutan ko sino nga yun. O, ganito na lang, Wincor. Yung walang carbon, sino may W? Inorganic. Sino naman po yung may C? C, cellulose. Kaya meron siyang carbon at siya ay organic. Ulitin natin, sino yung inorganic? Water. Sino yung walang carbon? Inorganic. Sino naman po yung cellulose? Organic. Meron ba siyang carbon? Yes, dahil may letter C siya. Tama? Yes. Palakpak ka na may kasamang hiyawan. Ayos ba? Wincor lamang yan. Diba? Malupit ng technique. Isang item pa lang. Okay, thank you so much po sa mga nagbibigay. Ayan, 50 pesos from, ayan, wala. From Brixton, Jill, Gavin. Next item tayo, class. Diba? Isang katutak na, isang item pa lang. Next item. Dahil Prof. Ed and Jen Ed, to alternate natin. Which program is DepEd's vehicle in mobilizing
support from the private and non-government sectors to support programs based on DepEd's menu of assistance packages. Dali naman ito. A, child-friendly school system. B, adapt a school program. C, every child a reader program. D, Brigada Eskwela. What's your answer? Wala naman. Sige nga, isipin yung mabuti. Ayan, nasagot na sila. May B at D. So, alin ba talaga? Again, which program is DepEd's vehicle in mobilizing support from the private and non-government sectors to support program based on DepEd's menu of assistance packages? Ganda ng tanong na to. Nawala. Asa na yun? Naglalag. Nasa na? Okay. Ayan. Wala, nawala. Balik. Naglalag. Okay, okay. Okay, okay. Dara. Sige nga. Ano sagot ni Jen? Okay. Adapa school system or Brigada Eskwela? Thank you so much po, Ma'am Aika. Alam ko po na ang mga sagot natin dito ay iba't iba, ano? Pero let's try to once and for all settle this, no? Sa ano ba talaga sagot dito? Brigada Eskwela o Adapa School? Nasa dalawa po yung sagot. So let's try to see. Okay. Kapag lumabas to, sagot natin letter B, Adapa School Program. Saan po to i-upload? Dito lang po. Pagkatapos po ng live ko, i-upload ko to, no? After the editing, after the cutting of the introductions. Ayan. So mali po yung Brigada Eskwela, ha? Ito po yung ginagawa natin to prepare the classrooms, no? Pero kapag naman po, ito yung katanungan, vehicle for mobilizing support from the private, that's a DAPA school program, no? That is something na kasali sa mga menu ng assistant packages ng DepEd. Ayan. Meron din yan sa extension projects namin sa CHED, no? Sa CHED kasi, meron kaming adapt a barangay. Yes. So, sa barangay, binubuhos yung mga proyekto. Ayan. Again, the answer for this one is adopt a school program. Okay, next item. It is the sum or total of all learning experiences of a Filipino child. Again, it is the sum or total,
No, of all the learning experiences of a Filipino child, what do you think is being meant by this question? A, oh, need kayo ng choices? Kayo talaga. Alam nyo na to. A, curriculum. B, design. C, syllabus. D, plan. Lesson plan. Very good. Pag sinasabi natin sum, ito na yung kabuuan, di ba? So, nasa curriculum yan. Pero kapag ang tinanong sa'yo, list of topics, yan, sagot mo, syllabus. Kapag naman po, guide of the teacher inside the teaching and learning room, that's lesson plan, no? Kapag naman po, design, hindi kasali yan, no? In curriculum development, what is the correct order of the phases, no, of developing a curriculum? Saan tayo mauuna? Number one, planning. Number two, design. Okay? Number three, implement. Number four, evaluate. Tandaan nyo po yun, ha? Again, you plan, you design, you implement, and you evaluate. Malinaw yun? Yes. Again, guide ni teacher, lesson plan. Pwede bang ipabasa ang lesson plan sa mga bata? Yes. Kapag naman po syllabus, list of topics yan. Kapag naman po sum or total, that is the curriculum. What is the most important part of the lesson plan? Objectives. Lagi ba natin isasagot si objectives? Merong dalawang exemption. Kapag sino ang tanong? Si Tyler. Again, kapag Tyler, hanapin niyo yung purpose of the school. Kapag naman po Hilda Taba, hanapin niyo po yung grassroots, yung diagnosis of students' needs. Again, ano yung hananapin mo? Diagnostic of or diagnosis of students' needs. Okay? Yun po yung exemption or analysis of students' needs. So, hindi lagi po isasagot yung objectives. Pero kapag gumagawa ka ng test items, saan dapat mag-jive in yung table of specification mo? Doon sa objectives. Again, kapag gumagawa ka ng exam, dapat jive po, dapat po naka-match, naka-align yung iyong mga questions doon sa iyong objectives. Okay? So ulitin natin, kapag sum or total, curriculum. Kapag list of topics, syllabus. Kapag guide of the teacher, lesson plan. Most important part of the lesson plan, objectives. Pwede bang wala si assignment? Yes, pwede pong walang assignment, which is the judging of the outputs, evaluation, which is the transfer of learning, application, which is the foundation of all learning, knowledge, it means breaking down, analysis, it means building up, synthesis. What about for curriculum? Sum or total lang po ang ating clue dyan. What about for the curriculum development? Anong nauuna? Planning. Anong pangalawa? Designing. Anong pangatlo? Implementing. Ano yung pang-apat? Of course, dapat malaman mo kung epektibo siya by evaluating it. Malinaw? Yes, next item. What does negatively skewed score distribution imply? What does negatively scored distribution imply? Lumabas to noong June 26, ang tinanong sa kanya, ano daw ang problema sa negatively skewed? Again, ano daw ang problema sa negatively skewed? Thank you, Ma'am Chari, sa yung stars na 50 pesos. Thank you so much, Ma'am Cha. Anong in-imply niya? So, ibig sabihin, minsan tatanungin ka, ano daw ang problema sa negatively skewed? The test is easy. Kapag ang test po easy, dapat iyo pong i-revise yan. Diba? Sa negatively skewed po, matataas yung mga score ng bata. The scores of the learners is high, therefore the students performed well, no? So kapag naman po positively skewed, that's the opposite of the negatively skewed. It means positively skewed, mahihina ang scores, mabababa ang scores, hindi magaling ang performance. Pero minsan mag-iiba ang board exam, no? Gagamitan ka ng mga negative words. Sasabihin niya, ano ang problema kay negatively skewed? Ang sagot mo lang dyan, the tests are easy, no? Kapag tinanong ka naman, ano ang problema kay positively skewed? Ang sagot mo lang dyan, the test is difficult. Okay? So kapag difficult ang test, revise mo yan para magiging moderate. Kapag naman po, masyadong madali, easy ang test, i-revise mo lang para, ayan, magiging moderately difficult. Malinaw yon.
Yes, so that's about negatively and positively skewed. Kapag tinanong ka ng board exam, skewed to the left, that's negatively skewed. Kapag skewed to the right, that's positively skewed. Kapag congregated to the right, negatively skewed. Kapag congregated to the left, ay positively skewed. So, tandaan nyo po yun. Huwag kakalimutan. Ulitin nyo lang po para hindi kayo malito. Ayos? Yes, next item tayo. Which of the following is not the critical level of thinking? Oh. Tapos, binigyan niya yung sagot, edi meron. Again, which of the kapag tinanong ka ng board exam, actually po, nagpapadrill ako, sagot lang po yung mga nandito sa iba. Okay? Again, which of the following is not the critical level of thinking? Pag sinasabi kasi natin critical, you are what? You are suspending judgment while there is no not enough evidence gathered, no? Kapag walang masyadong ebidensya, so ibig sabihin po, huwag ka munang mag-judge. That's critical thinking. Ang guessing and believing ba involves what? Critical thinking? No. Guessing and believing po, yung assumptions at yung maling akala, hindi po siya applicable sa critical thinking. Ang guessing and believing po ay para lamang po sa mga novice thinkers, no? Yung mga marites kung sasabihin natin, di ba? Sa atin pong kasalukuyang panahon, tawag sa kanila marites. Okay? Naniniwala agad kung ano yung nakikita, no? Ang mga critical thinkers po, hindi naniniwala yan kapag walang ebidensya. Ganun po yun. So, board examination question, when is the best, I mean, when is or which of the following statements shows that the children involves critical thinking? So, when the child suspends judgment habang walang ebidensya. Yun yung sagot. Pero kapag tinanong ka naman, anong hindi kasali sa critical thinking, ay sagot mo, guessing, believing, hearsay, assumptions. Malinaw yun? Yes, next item. How does a novice learner acquire information? Ito yung sinabi ko, di ba? Kapag novice learner, isa lamang po ang ibig sabihin dyan, baguhan. So kapag baguhan ka, ayan, minemorize mo ang kabuuan sa libro. Oh, pati yung mga, saan yung tuldok, saan nakasulat yung page, saan nakasulat yung lahat-lahat na. That's novice learner. Bakit ba? They process all information. So ano ba ang pinaprocess ng mga expert na learner? Mahahalaga lang. Kaya sa preparation po sa board exam, hindi po pwede na lahat aaralin mo. Ayan. So good luck sa'yo, di ba? Kailangan mo lang magiging strategic sa iyong paghahanda. And that's what expert learners do. So kapag tinanong ka, how does an expert learner acquire information? Sagutin mo siya ng important information. Pero novice kasi dito, no? At lagi itong ginagamit sa board. Kaya ang sagot dito agad is acquiring all information. Very good, no? Lahat ng kaya niyang i-memorize, i-memorize niya hanggang maubos yung 8 gigabyte na utak niya, di ba? Next, assessment of learning is blank part of the teaching and learning process. Again, assessment of learning is blank part of the teaching and learning process. Kapag nakita mo agad yan, magaling si Ma, si Sir Mary Joseph, no? I mean si Ma'am pala ito. Magaling, ayun, integral. What is the integral part of the teaching and learning process? That's assessment of learning. Tandaan niyo po ang of kasi merong as, meron ding for. Kapag sinasabi nating for, formative assessment, mastery test. Okay? Pag sinasabi naman nating assessment as learning, that's what you call self-discovery learning. Okay? So ano ba pagkakaiba nila? Include na lang natin ng konti. Pag sinasabi kasi nating assessment for learning, yun yung mga short quiz na ginagawa ni teacher. So dahil nagbibigay ka ng short quiz, ibig sabihin hindi ka pa tapos magturo. You are in the instruction phase. Kasi kapag nagbibigay ka na ng long quiz, that means you are doing summative exam. Okay? So kapag long quiz, assessment of. Kapag naman po short quiz, assessment for. Kasi nga po, ginagawa mo yan after discussing. Oo. Tapos may problema ang ibang teacher kasi nire-record nila and it affects the grades yung mga short quiz. Hindi po pwede yan. After discussing, kapag nagpapatest ka, huwag mo i-record yan dahil that's part of the mastery. Hindi pa po summative yan. You only record when you do summative. Okay?
Malinaw po yung teachers ha. According to DepEd Orders number 8 series of 2015, ang formative assessment po, maaari mo siyang itali as reference ng progress, pero hindi pwedeng i-record mo sa class record and it will affect the grade. No, no, no. That's a mortal sin, no? Huwag niyo pong gawin yan. And then sa assessment as learning naman, paano siya ginamit sa board, ganito lamang yan. Si teacher daw nagbibigay ng isang rubric para i-evaluate ng bata ang kanyang output bago i-submit. Ang tawag doon, assessment as learning. Kapag naman po CPD, assessment as learning yan because the teacher there will improve, no? Will examine himself or herself kung saan siya dapat pang mag-work on sa kanyang sarili to better teach the child. Ayan, that's about of, as, and for learning. Malinaw? Yes, kapag summative, of, kapag short quiz, for, and which is part of the integral teaching learning process, assessment of learning. What is the flagship of the K-12? BESRA. At least na masali natin ng konti. The union of an ovum and the sperm inside the test tube is, uulitin ko pa rin ito because hindi naman ito nawawala. Binigyan pa ng US, no, para malito kayo. So ang sagot dyan, in vitro fertilization. What about for parents and teachers are considered as authorities and models by children at the early childhood stage? Ano daw ang ibig sabihin dito? Meron ng sagot. Okay? So kapag po sinasabi nating models, ayan, teachers and parents should serve as role models. Okay? Kailan ba natin matatawag na ikaw ay role model? Kapag pinapakita mo sa bata ang mga dapat niyang matutunan bilang isang masunuring mamamayan sa isang bansa. Civic duties kung tinatawag. So, teachers, ano ba ang modeling? Ang maaalala agad natin kapag pinag-uusapan ang modeling ay walang iba kundi si Bandura. Sino yon? Si Bandura. Ano yung ginawa niya ng eksperimento? Si Bobo Dahl. Sino yon? Bobo Dahl. Lumabas yan sa board exam. Ano pa ang teory ang ginawa ni Bandura? Social learning theory. Anong teory yon? Social learning theory. Tayo daw ay natututo sa mga tao sa paligid natin. Eh, kapag naman po tayo ay natututo sa paligid at sa utak natin, that's gestalt psychology. Ulitin ko. Kapag tayo ay natututo sa mga tao sa paligid natin, that's social learning theory. Pero kapag paligid plus your cognitive processes, that's what you call gestalt psychology. Malinaw yun? Kasi maraming nalilito sa inyo kung ano yung gestalt. Yung gestalt, mind and environment. Kapag environment, behaviorism, social learning. Kapag naman po brain lang, cognitivism. Kapag naman po mind and environment, that's gestalt psychology. And the father of behaviorism is Watson. Okay? Tandaan niyo po yan. Huwag niyong kakalimutan. Yun na nga late sila. Next item. Kapag tinanong ka naman po na the fall of the house of Usher. The fall of the house of Usher. Ano yung sasagot mo? This is hypochondriac. Tama ba? Hypochondriac, living in morbid fear. Ang ibig sabihin po ng hypochondriac ay living in morbid fear. Ano ba itong hypochondriac? Ito yung nag-iisip kang parang may sakit ka kahit ang mga examination mo walang pinapakita. Di ba? So again, hypochondriac po, iniisip mo na may malalakang sakit kahit wala naman, wala. Next item. Again, fall of Usher, that's hypochondriac, living in a morbid fear. Malinaw yun? Yes, i-drill natin ha, mula simula patungo dito. Tingnan natin kung kayong-kaya mo kung sabayan. Next item, tingnan natin kung gaano ka nakaprepare, di ba? Yun po yung purpose ng channel na to. I am not doing intensive review, I am just drilling what you have studied. Malinaw yun? Yes, next item. Philippines belongs to what political system? Sagot! Philippines belongs to what political system? Hmm.
Mas kusog pang dugdog. Malinaw po ba yung boses ni Sir Melvin dyan? Teachers, may I just clarify po? Malinaw po ba ang boses ni Sir Melvin? Ayan, malinaw naman raw po. Okay, so pagpatuloy natin. Thank you so much po sa mga nagbibigay ng super stickers natin dyan. No? Kahit hindi ko po ma-mention yung mga names ninyo, maraming maraming salamat po sa inyong titiwala at pagbibigay ng suporta sa atin. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, mabuhay po kayo. I love you. Next item. Thank you so much, Ma'am JC or Sir JC ba ito? 24 pesos. Ayan, inaantok siya. Thank you so much po sa iyong super sticker. Loud and clear naman daw. O sige, ang sagot dito ay, charan! Democracy. So pag sinasabi natin democracy, people. Again, democracy, people. The government is from the people, by the people, and of the people. Ayos? Kapag naman po, selected few, that's oligarchy. Kapag naman po, elites, that's aristocracy. Kapag naman po, nabatasang pambansa during Marcos time kung saan siya ay namamahala sa executive at legislative, parliamentary. Kapag naman po, government of Singapore, meritocracy. Talent, meritocracy. Government of England, constitutional monarchy. King or queen, monarchy. National to national, local to local, that's federalism. Again, ano yun? Federalism. No private property, that's communism. What about for no government at all? Anarchy. Again, no government at all? Anarchy. Malinaw yun? Yan, nakakasabay ka ba dyan? Palakpakan mo ang sarili mo. Next item. The right invoked in the writ of habeas data is blank. The right invoked in the writ of habeas data is blank. Be, gaya kong tubig, be. Hi, sa diri sa itong vlog ko. Na, hi guys, nag-school na ko. Hi guys, nag-school na ko. Na, di mo ka makita. Tara. Hi guys. Hi guys, nag-school na ako. Ayan, tarungan yung board exam. Tarungan yung board exam. Tarungan ng Board exam. Oh, ina, mag-top notcher ha. Mag-top. Oh, kaya tubig mo. Nag-school na siya, class niya. Yeah. Mag-lockout na siya kay buba man among dander. Yun na. Thank you, Ben. Yun yung mga batang beneficiary ng mga pa-Jollibee ninyo. Yung mga pumapasa, kilala nila nga itong dalawang batang ito kasi ito yung dinadala ko sa Jollibee lagi kapag may patreat ang ating mga kababayan. Thank you so much, Ma'am Janeline. Kabasa sa yung 25 pesos. Ayan, the right invoked in writ of habeas data is the right to privacy of information. Kapag naman po habeas corpus, ayan, bring me the witness, bring me the body. Kapag naman po right to happiness, that's civil rights. Kapag naman po right to security, that's amparo. Kapag naman po right to vote, that's suffrage. Kapag naman po right to vote and seek public office, that's political rights. Very good. Sumasagot ka ba dyan? Yes. What about for it is the order of the higher court to the inferior court to do your job? Writ of mandamus. Ano yun? Writ of mandamus. Do your job. Writ of mandamus. Malinaw yun. Next item. Participation in governance, including the right to vote and seek public office, is secured within the citizens' blank. Ano daw ang karapatan to na pwede kang bumoto, pwede ka rin tumakbo bilang isang kandidato. Ay, very good, no? Nakakasagot na ang ating mga taong bayan, no? So, seryoso talaga to sa pag-aaral. Maraming top notcher dito. Political rights. Nasabi ko na to kanina. Next item. Who wrote the first Filipino modern English language, a short story, Dead Star? Again, sino daw ang sumulat sa Dead Star? Tadan!
Si Paz Marquez Benitez. Very good. Si Paz Marquez Benitez. Ayan. Perfection. Oh, napakaganda daw ng akdang ito. That's Paz Marquez Benitez. What about for Child of Sorrow? That's Zoilo Galang. What about for Aloha? Joe Gracias Rosario. What about for Luha ng Buaya? That's Amado V. Hernandez, the labor leader. Again, tandaan nyo lang po si Amado Hernandez, labor leader. Manggagawa. No, ibig sabihin, para sa masa siya. Okay, Luha ng Buaya. That's Amado V. Hernandez. What about Memoria Fotografica? Memoria Fotografica. That's Jose Maria Panganiban. Again, Jose Maria Panganiban. Ah, ayun. Ayos ba? Next item. Mm-hmm. A speech made by a person who reveals his thoughts. A speech made by a person who reveals his thoughts. Tingnan natin kung kaya niya ito sagutin. Mahina po boses niyo, sir. Mahina daw po yung boses ko. Is it your speaker or my microphone? Mahina po ba ang boses natin? Hindi po. Clear naman daw. Ayos ba? Ayos lang po ba yung boses natin? Hindi naman mahina, sir. Malakas ba? Sir, yes, I will upload this one right after po the live. So you can just review this anytime, anywhere, kahit nasaan ka man, kaya niyo po itong ma-review. Sige. So, okay, ayan. Next. O, ano sagot ninyo? That's very good. Soliloquy. Ah, ang galing nung taong bayan ah. Pero may mga nagkakamali. Impromptu speech. Soliloquy. Okay? That's soliloquy. Next item. Which describes the division of the legislature in the Senate and House of Representatives? Thank you, Ma'am Mercy Grace Paduga, sa iyong yun, naka-heart na mga mata sa iyong 24 pesos na super sticker. Thank you so much, Ma'am Mercy. Which describes the division of the legislature. Saan to galing? Sa Jones Law. Saan to galing? Sa Jones Law. And that is called bicameralism. Ano ang tawag? Bicameralism. Kapag sinasabi nating division, bicameralism. Tagagawa ng batas? Legislator. Taga-interpret ng batas? Judicial. Taga-implement ng batas? Executive. Next item. Next. The curriculum during the period in history introduced the use of English as medium of instruction. Anong period? English. English. Obvious ba? Sino yung first Filipino teachers natin? Soldiers. Pero yung first formal teachers natin, Thomasites, 1901. Tama? Again, pag sinasabi natin first teachers, soldiers, American soldiers. Kapag naman po first formal teachers, Thomasites. And this happened during... Uy! The curriculum during this period in Philippine history introduced the use of... It's American. Spanish po, that's Hispanic. Okay, Nick Joaquin. Kapag American, bienvenido Santos. Oh, the correct answer for this one is Americans. What about, oh sige, pag-usapan natin yung historical foundations of our education. Pag sinasabi na, okay, pag sinasabi natin pre-Hispanic, nagsimula tayo sa pre-Hispanic, tanda na nyo dyan, survival. Pre-Hispanic, primitive survival. Kapag Spanish naman po, religious education. Kapag naman po American, that's democracy. Kapag naman po Japanese, that's love for labor. Kapag naman po Commonwealth, that's nationalism, love for country. Kapag naman po
Republic, that's education for all. Kapag naman po new society, high professionals. Kapag naman po present times, globally competitive, the K-12 to be at par in the international standards. Ulitin natin. Primitive, pre-Hispanic. Religious education, Hispanic. Education for all, Republic. High professionals, new society. Love for labor, Japanese. Love for country, Commonwealth, democracy, American. K-12, present times, at par in the international standards. K-12, high professionals, that's new society. Malinaw yan. At least nasasabayan nyo po yan. So the correct answer for this is American. American. Next item. The father of social justice is none other than Manuel Quezon. What about for the great dissenter? Claro M. Recto. What about for the first speaker of the Philippine Assembly? Sergio Osmeñac. What about for the shortest serving president? Sergio Osmeñac. What about for the puppet president? Josepe Laurel. Who is the president under the Japanese regime? Josepe Laurel. What about for... Sorry. Kasi nag-scroll ako sa... Joe B. and S. Thank you so much po sa 24 pesos. Ayan. Sumasabog yung utak niya. Sabi niya, hindi ko na kaya, sir. Ayos lang po ba? Nakakasabay pa po ba kayo? Ganyan yung impormasyon na dapat yung i-master, no? Hindi po pwede na lalampalampa tayo sa pag-aaral. I-master nyo, ulit-ulitin nyo hanggang i-fast forward ninyo ang aking mga videos. Okay? Nagbabalik po ako dito, LPT na. Reggie Amaro, LPT. Anong mai-advise mo sa kanila, Sir Reggie? Ayan, dapat pa silang makinig sa akin o wag na? Again, tandaan nyo po na kapag nasasabayan nyo po ako sa mga padrill ko rito, you will be, what, hunted, no? Magmumulto po ako during sa board examination ninyo. Kapag nahihirapan kayo sa mga konseptong gusto nyong sagutin, just close your eyes. Kapag napadrill ko yan, magsasalita ako sa isipan mo. Ayan. Thank you so much, Ma'am Aileen Carlos, sa yung 24 pages. Cool na cool siya, oh. Nakakasabay pa ba? Okay, so the correct answer for this one is none other than Manuel Quezon. Very good. Thank you so much, Ma'am Mary Ann Florentino, sa yung 125 pesos. Thank you so much, Ma'am Girly Rose Carmelotes, sa yung 25 pesos. How are you related with Ma'am Jean Carmelotes? Workmate ko po siya sa Cebu Normal University. English teacher ata si Ma'am. Hi, Ma'am Jean. Ayan. Okay, so i-drill nga natin yung mga tauhan sa kwento, yung maaalala ko lang. Bilisan ko ha. I will not consume much of my time sa pagpapadrill sa mga tauhan, pero gagawin ko para po sa inyo. Kasi po lagi ko na itong inuulit-ulit, so I suppose masasabayan niyo po ako. Ready na? Very good. Yerlin Arambala, thank you so much po sa kape na 100 pesos. Okay. Simulan natin, no? Oh wait, nasaan na 'yon? Okay. Ayan, simulan natin ang bakbakan for the people that might be included in the board exam. Dakilang Clebio, Bonifacio, Laong Laan, Jose Rizal, Fray Butud, Haina. What about for Dasalan at Tuksuhan, Del Pilar? What about for the Philippines Century Hence? The Philippines Century Hence. Bago yun. Jose Rizal yun. Again, the Philippines Century Hence. Jose Rizal yun. Malinaw yan? Yes. What about for the Brain of the Revolutions? That's Andres Bonifacio? No, it's Apolinario Mabini. What about for the True Decalogue? El Verdadero Decalogo. That's Andres Bonifacio. What about for Decalogue only? Andres Bonifacio. Okay? I know. El Verdadero Decalogo, that's Mabini. Kapag Decalogo lang, Bonifacio. Sino yung asawa ni Bonifacio? Gregoria de Jesus. Sino yung kanino inihabili ni Bonifacio? Si Guyang kay Julio Nakpil. Okay? What about for El Vibora?
Artemio Ricarte again, Elvi Bora. Artemio Ricarte. What about for Ninay? Ninay. Again, Ninay. Pedro Paterno. Huwag kakalimutan yan, lumalabas yan. Ninay. Pedro Paterno. What about for the great dissenter? Claro M. Recto. What about for Tagailog? Antonio Luna. What about for Buan? Juan Luna. What about for La Liga Filipina? Jose Rizal. Kailan itinayo? July 3, 1892. What about for KKK? Andres Bonifacio. What about for mother of KKK? Melchora Aquino. Again, mother of KKK. Melchora Aquino. Traidor sa Tiradpas. Juanario Gallo. Traidor sa Katipunan. Chodoro Patiño. Again, traidor sa Katipunan. Chodoro Patiño. Unang presidente ng Republika. That's Emilio Aguinaldo. What rejects Emilio Aguinaldo as president? Acta de Tijero. Sino naman po ang father of social justice? Manuel L. Quezon. Sino naman po ang first Mindanaoan president? Duterte. Sino naman po ang first majority president ng 1987 Consti? That's BBM. Ina ng demokrasya? That's Cory Aquino. Sino naman po ang shortest serving president? That's Sergio Osmeña. This country shall be great again. That's Marcos. What? Senior. Marcos Senior. Pilipinas 2000. FVR. What about for Amanang Masa? That's Estrada. What about for incorruptible president? Macapagal. What about for transfer the independence from July 4 to June 12? That's Macapagal. What about for Filipino Muna? Garcia. What about for Philippine Autonomy Act? Garcia, who repaired the Philippines after the war? Manuel Rojas. Again, who repaired the Philippines after the war? Manuel Rojas. Social Security Commission, that's Quirino. Again, Social Security Commission, that's Quirino. This republic is a strong republic. That's Gloria Macapagal Arroyo. No wangwang policy kasi wala siyang jowa, the first bachelor president. Benigno Aquino Jr., the third, okay, sorry, the third, okay? So, yun po yung dapat yung mga tandaan. Madlang Away, meron pa. Pio Valenzuela, Madlang Away. Pio Valenzuela, who are the triumvirate of the propaganda movement? Rizal, Haina, and Del Pilar. Again, ano sila? Triumvirate. Sino sila? Rizal, Haina, and Del Pilar. The first editor, Haina, the second editor of the La Solidaridad, Del Pilar. What about for Fray Locrasia? Del Pilar. What about for Siling Labuyo? Del Pilar. What about for Plaridel? Del Pilar. What about for Arts for Art's Sake? Villa. What about for the first Palangka Award for Short Play? Salazar. Junicio Salazar. What about for first Palangka Award for Short Stories? Genoveva Matuti. Ano ang famous na ginawa niya? Ang Kwento ni Mabuti. Okay? Ama ng klasikong Tagalog, Modesto de Castro. Ama ng maikling kwentong Tagalog, Geogracias Rosario. Again, ama ng maikling kwentong Tagalog, Geogracias Rosario. The Leper Spy, Josefina Guerrero. Ang dakila, ang madamdaming mananalaysay ni Josefina, ani, sino yun? Ang madamdaming mananalaysay ni Carmen Nakpil. Si Chodoro Agoncillo. Again, sino ang madamdaming mananalaysay ni Carmen Nakpil? Si Chodoro Agoncillo. Sino naman po ang first Filipino diplomat? Sino naman po ang first Filipino diplomat? Si That's Filippi Agoncillo. Sino yun? Filippi Agoncillo. Ah, tama ba? Filippi ba yun? Yes, very good. Filippi Agoncillo. What about for the Japanese poet? That's Kawabata. Okay? That's Kawabata. Ah, what about for... Meron pa ba? Nihingal ako. Napag-usapan na rin lang yung mga work. Sige, umiyak pa kayo dyan. Okay, what about for Moby Dick? Herman Melville. What about for Vanity Fair?
That's William Makepeace Thackeray. What about for the Gatsby? F. Scott Fitzgerald. What about for the Wuthering Heights? Emily Bronte. Again, Emily Bronte. What about for Jane Eyre? Charlotte Bronte. What about for Daniel Defoe? Robinson's Crusoe. What about for Daniel Deronda? Mary Ann Evans or George Eliot. What about for Scent of Apples? That's Bienvenido Santos. What about for Ulysses? James Joyce. What about for Iliad and Odyssey? Homer. What about for Mrs. Dalloway? Virginia Woolf. Again, Mrs. Dalloway. Virginia Woolf. What about for Pride and Prejudice? Jane Austen. Again, Pride and Prejudice. Jane Austen. What about for The Man of Letters? Samuel Johnson. Again, The Man of Letters. Samuel Johnson. What about for The Epistolary of the Philippines? Urbana at Felisa. What about for Letters for Celia? That's Ben Johnson. What about for Nathaniel Hawthorne? Ano yung sinulat niya? Scarlet Letter. Again, ano yung sinulat ni Nathaniel Hawthorne? Scarlet Letter. Sino naman po ang sumulat ng The Count of Monte Cristo? Alexander Dumas. Saan in-imprison si Dante? Sa Devil's Island. Ano naman po yung intimations? William Wordsworth. Again, ano yun? William Wordsworth. Kapag naman po, A Poison Tree. That's William Blake. Ano ang katulad na akda ni Edgar Allan Poe sa A Poison Tree? The Cask of Amontillado. Again, anong kaparehas ng A Poison Tree? The Cask of Amontillado. Malinaw ba yun? Yes. O, itigil ko na. Baka sumabog yung... Marami na pong utak ang sumabog sa chat box. Ititigil ko na po. Baka magiging kasalanan ko pa na magka-hemorrhage kayo dyan. Ayos ba tayo dyan? So yung mga nagsasabing handa na sila, tapos ayun, nagdurugo naman po pala yung utak nila sa aking mga tanong, abay, kabahan po kayo, ha? Speechless na ko pagdating sa mga literary words. Aba, pang top-notcher talaga kapag nasabayan niyo po ako. Ibig sabihin, ang galing-galing niyo na, no? So wag niyo kasi akong subukan. Ayun, very good. Natatawa na lang sila. O, diba? Ulit-ulitin nyo lang po yung mga sinabi ko, class. And you will be able to ace this board examination na kinatatakutan, no, ng nakararami dahil po ang dami nyong magti-take this September. Okay? Napakarami pong testing centers na inopen dahil napakarami po ng magti-take. This must be the biggest population of takers. Okay? Kasi sa amin noon, 223,000. Baka sa inyo ngayon, lalagpas to ng 200,000. Ako po. Okay. Next item tayo, class. Thank you so much po sa inyong super stickers. Like Ma'am Christel May Simolova sa iyong 25 pesos. Thank you so much, Ma'am Christel. Ayan. Pahinga muna ako ng konti, ha? Hinga muna ng konti. Kayo din dyan, o water break, uminom ka ng tubig. Okay, to make your brains function, tubig po ang tambal, ana, dili chocolate. Okay, hindi po chocolate. Tubig-tubig lang tayo dahil poor tayo. Di, tubig talaga yung pinaka-epektibo ha sa pag-aaral. Yes, I guarantee you that. Apple din, yes. Ayun, pagtataas ng kamay yung pusa. Hi, Ma'am Norge. Thank you so much po sa 50 pesos niyo po. Ayun. So, inom muna ng tubig. Hihintayin kita. 1 minute, inom ng tubig. Yes. 1 minute. Inom ng tubig. Ayan. Pasahin ko muna itong mga nagbibigay nating Samaritans. Ma'am Ivy, Dakal. Thank you so much po sa iyong 49 pesos. Coming soon daw. Thank you so much po, ma'am. Sa mga taga Masbate dyan, I will be going there, no? So, just witness me with the final drills na naka face-to-face, no? So, mahal talaga natin yung Masbateños. Ayan. So, see you face-to-face po with the Western, anong school yun? Basta may Western, okay? Sa Kawayan. So, see you, kita-kita tayo doon.
And, yan. 20 seconds, inom ng tubig. Sige. Hello po sa ating 2,940 viewers. Ayan. This must be the highest by far. Hi, Ma'am Mary Chrislyn. O yun, ang lucky ng binigay ni Ma'am Mary. Ah. Ma'am, thank you so much po sa iyong 199 pesos. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Ma'am Mary. Thank you so much po, Sir Reggie Amaro, sa iyong 25 pesos. Thank you, Sir Reggie. Shout out po sa inyo. Ayan. Sige, so 10 seconds. Bilis-bilisan yung ating pag-inom ng tubig para makapagsimula tayo ulit. Hi, Ma'am Yerlin. Thank you so much po sa 50 pesos. Sir G. Bert, thank you so much po sa 37 pesos. Ma'am Renario Generalao. Hi, Ma'am Sir Renario. Thank you so much po sa 25 pesos niyo po. Ayan. Sige, maraming maraming salamat po sa inyong support at pagtitiwala. Next item na tayo, tapos na uminom ng tubig. Yes, let's go. Thank you so much, Ma'am Josephine Villarta. Thank you so much, Ma'am Hannah Canales. Iyon, sumusunod-sunod na. Naku po. Hi, Ma'am Dine Aliyah. Thank you so much po sa 25 pesos niyo po. Next. Ko, i-comment nyo lamang po dahil minsan sa bilis ko na pong magsalita, hindi ko naman namamalayan minsan. Buti nga kanina, namalayan ko yung El Verdadero Decalogo ni Mabini. No? Ang sabi ko kasi Bonifacio Mabini yon. So again po, kapag nasasabayan nyo na po ako at kapag may mali ako nasabi na point out nyo, just comment, okay? Welcome po ako sa kahit anong criticism dahil hindi po perfecto si Sir Melvin. Thank you so much, Ma'am Ran, sa yung 75 pesos po. Okay, so next item. She is the proponent of the grassroots approach. She is the proponent of the grassroots approach. Dito daw makikita ang pinakamahalagang participation ng teacher. Okay? Again, the teacher has the most important role for this one. Why? Because we are going to diagnose. We are going to analyze the needs of the learners. Okay? So again, kapag grassroots, it is the diagnosis of needs ng mga learners natin. So ang atin pong pinagkakatiwalaan dito ay walang iba po ang pinakamataba ang utak ay si Hilda, Ma'am Hilda Taba. Okay? Pag sinasabi kasi nating Bobit, ang curriculum daw is a preparation for your adult life. Kapag naman po charter, ang curriculum daw must focus on the subject matter. Kapag naman po Tyler, ang curriculum daw dapat nagsisimula sa kanyang purpose. At kapag sinasabi naman po nating taba, mataba ang utak, grassroots approach, ang teacher daw ang may pinakamahalagang role in creating the curriculum because we diagnose the needs of the learners. Okay? Nalukot akong dila, sir, sa sigig sabay ni mo. Ah. Hi, Sir Niel Francis Ramos. Thank you so much po sa 99 pesos. Hi, Sir Niel. Next item. Again, pag sinasabi natin adult life, babit, subject matter, ayan, charter. Kapag naman po purpose, Tyler. Kapag naman po grassroots approach, taba. Okay, tandaan niyo po yun. Next item. This philosophy focuses on the individual growth and development with the aid of experiments. Again, this philosophy focuses on the individual growth and development with the aid of experiments. A. Realism. B. Idealism. C. Progressivism. D. Existentialism. Again, this philosophy focuses on the individual growth and development with the aid of experiments. Ano daw ito? Klaro kayo, no? Ano mo? Tagahan kayo ni 200 slides ni akong prepare sa inyo, ha?
Okay. Sige nga. Kindly explain your answers kapag ito yung lumabas tapos nakasalala yung pagbasa mo rito. What would be your answer? Okay, just tell me the clue words, no? Nandyan po ang clue words dyan sa question. Kindly tell me the clue words. Very good, no? Maraming nakakasagot. Ayan. Teachers, malinaw naman po yung clue word na binigay dyan. Huwag niyo po isagot agad yung existentialism dahil wala naman po sinasabing uniqueness dyan, choice dyan, freedom dyan. Wala. Meaning of life dyan. Wala. So, existentialism should not be part of the choices. Okay? Bakit? Kasi si existentialism po, siya lamang po yung pinagmulan, no? Kung bakit ang bata nag-develop. Kung bakit ang bata merong growth. Okay? So, ang existentialism po kasi pinagmulan lamang. Wala pang growth na nangyayari. Okay? Wala pang development na nangyayari. Oo. Diba? So, that's progressivism. Bakit? Growth and development, no? Progress. Kapag existentialism kasi choice, freedom, uniqueness, meaning of life, okay? Preference ng bata, that's existentialism. And kapag ang preference ng bata nagresulta sa kanyang growth and development, that's progressivism. Other word for that is advancement or betterment. Okay? Kapag idealism naman po, that's all about the spirit, the mind, and the soul. Okay? Kapag idealism po kasi, laging tinatanong dyan, si teacher nagpapamemorize sa grammar, si teacher dyan mabait, si teacher dyan hindi nalilate, si teacher dyan hindi nagbibenta ng mga ice candy inside the classroom, walang dalang ice bucket, si teacher dyan kahit siya lang yung nagiging matino doon sa kanyang paaralan, ayan, pinagpatuloy niya pa rin. Si teacher dyan, yan yung nagre-report sa mga misbehavior po ng kanyang mga kasama, idealist yan. Okay? Sinasabi kasi doon na kapag daw ang lahat ng mga kasama mo, pati yung principal, they are cheating with their time entries in school, what should you do? Idealistically, dapat sumulat ka doon sa nakatataas sa kanya with your name and signature. I-report mo. Yun yung idealistically thing to be done. Pero realistically, okay, ang totoo dyan, minsan hindi na natin pinapansin, no? I don't know if what's the right thing to do kasi meron kang masisirang buhay eh. Pero ayaw mo naman na ipagpatuloy niya yung maling gawain. So, it's really up to you, no? Kung ikaw teacher. Basta ako, for me po, labas ako dyan. Basta nagtuturo ako ng matino and then nagtuturo ako ng mga bagay. Dahil teacher ka, you are expected to be a role model. Diba? Sabi natin kanina. Okay? So, realism naman po, truth can be tested, no? And proven. Ayan. Realism yan. Okay? So again, ulitin natin, kapag po choice ng bata, existentialism. Kapag naman po sila Sartre at Kierkegaard yung existentialist natin, di ba? Kapag progressivist naman po, merong advancement, betterment, development, and growth. Kapag naman po, mind, soul, spirit, what do you want to be when you grow up? That's still idealist question. Okay? Again, what do you want to be when you grow up? That's idealist. Kapag naman po, knowing more and more about less and less, that's generalist, that's essentialism. Okay? Again, kapag knowing more and more about less and less, that's generalist and that's essentialism. Kapag naman po growth and development, progressivism. Kapag naman po mental processes mo, that's cognitivism. Kapag naman po mind and environment,
gestalt psychology. Kapag naman po holistic phenomenological, that's holistic phenomenological, that's humanistic. Kapag naman po environment, outward expression of behavior, that's behaviorism. Okay? Kapag naman po beyond natural, that's metaphysics. Okay? Metaphysics. Ayos ba tayo dyan? Yes, kapag naman po rightness and wrongness, the axiology. Again, ano yun? Axiology. Yung morality, yung ethics, that's axiology. Okay? Kapag naman po, what else? Perennialism, yun po yung wag mong palitan kung ano yung napatunayan ng magandang gamitin. Okay? So, evergreen, the great books, the perennial, the ever, the non-changing ideas, yung perennialist mindset, di ba? So that's about it, no? Ang perennialist masyado yung mga sectarian schools, no? Yung mga ruled by nuns, no? Yung mga madre, medyo perennialist yung approach nila sa kanilang pilosopiya. Okay? So dahil pinapasa kasi yan ang pinapasa, kaya hindi pwedeng palitan. Okay? Next item. Ayos ba tayo dyan? Yes, letter C po ang sagot dyan. Oh, nasa na ang aking presentation. Next. Uy, meron ng sagot. So, wag na natin yung sali. The Katipunan in Cavite was divided into two. What are the two divisions? Magdiwang and Magdalo. Kapag Magdiwang, Mariano Alvarez. Kapag Magdalo, Baldomero Aguinaldo. Ulitin ko. Magdiwang, Mariano Alvarez. Magdalo, Baldomero Aguinaldo. Now, sino naman po ang Magdalo? Oh, Baldomero Aguinaldo. Nasabi ko na pala. Ano ba naman tong discussion na to? Si Riaco po, siya po yung kapatid ni Bonifacio. Okay? Kapag naman po Daniel Terona, siya yung nag-provoke kay Bonifacio, kaya nagkakagulo po ang meeting sa Tijeros Convention. Next, Artemio Ricarte po, siya yung El Vibora, pumunta ng Japan dahil ayaw na ayaw niya sa Amerika. Okay? Nalaos po siya. Akala niya, ayan, meron pang visa yung pagiging army niya noong World War II. Hindi siya pinakinggan ng mga Pilipino. Ayun. Kawawa, no? Pero mahal ni Artemio yung Pilipinas talaga. Next. Ang tinawag na madamdaming manalalaysay ni Carmen Guerrero Nakpil. Si Teodoro Agoncillo. Very good. Next. Cuneiform is a system of writing developed by Sumerians. Very good. Ano yung na-develop ng Romans? Utilitarianism. Ano namang nag-develop ng Greeks? Military training. Ano naman ang na-develop ng Mesopotamia? That's military traditions. Ano naman po ang na-develop ng Phoenicians? Yung letters of the alphabet natin, no? Merong galing sa kanila dyan. Ano naman po ang na-develop ng Egypt? Hieroglyphics. Ano naman po ang na-develop ng China? Calligraphy. Ano naman po ang na-develop ng India? Indo-script. Oh, Songs for God? That's Bhagavad Gita. Upanishad? Sacred text. Upanishad? Sacred text. Sacred hymns? That's Veda. What about for Indian sacred fables? Pancha Tantra. The longest epic? Mahabharata. The longest epic, Mahabharata. Again, Indian Shakespeare, Kalidasa. Indian Shakespeare, Kalidasa. Next item. Okay, yan. Yeah. Rivers tayo. India, Indus River. China, Wanghu Anyang Chi. Tandaan mo yan, lumabas yan. The first state in the world history where all human capabilities were allowed to develop freely. Human capabilities. Human. Rome. Again, ano yun? Rome. Germany, that's where kindergarten began. Yung sagot ni Bongbong Marcos na ang pinakamagandang programa sa solo parents ay palakasin ang ating kindergarten. Yun ang pinakatama na sagot para sa ating single parent or solo parents. Kasi po, ang kindergarten, yun yung paraan para yung mga magulang makapagtrabaho dahil po ang kindergarten is training ground kung saan sila mag-grow and mag-develop. Okay? It is a garden where they're going to grow and develop. Oo. So that's why
that's the best, no, for me. And Germany, sila po yung nauna sa kindergarten, and then ang kindergarten law sa Pilipinas ay Republic Act 10157. Again, anong Republic Act yun? 10157, the kindergarten law. Sino ang father of kindergarten? That's Frobel, okay? What about for Sparta? That's military training. What about for Athens? That's human capability. Oy, oy, wait, sorry. Sorry. Human capabilities, that's Athenians. Sorry. Impeachment. It shall have the sole power to try all cases of impeachment. Ano kaya ang sagot dito? Again, it shall have the sole. Tandaan niyo po yung salitang sole. A, House of Representatives. B, Supreme Court. C, Sandigan Bayan. D, the Senate. Yes po, ma'am, Eminil. I will upload this right after the live po. So you can review this one and then watch and rewatch para po ma-master niyo po yung mga konseptong in-include ko rito. Okay? So, ayan. Kamusta? Ayos ba? LPT na po ako last June with high ratings of 86.60. Hi, Ma'am Moneth Yossi, LPT. Ayan, pumarito siya para sabihin na natulungan siya ng ating YouTube channel. Kapag it happens po na may mga kaibigan kayo dyan na gustong pumasa sa board exam, sabihin nyo lang po, i-refer nyo po itong channel na ito, nakalibre po ito. Thank you, Sources Code PH, sa yung 25 pesos. Okay. Ayan, so next item, what is the correct answer for this one? The correct answer for this one is letter D, Senate. Okay? Sir, House of Representatives yan. No? Ipapaliwanag ko po. Kapag ang tanong, it is where impeachment cases being initiated. Again, it is where the impeachment case being initiated, ang sagot, House of Representatives. Pero kapag it shall have the sole power to try and decide, no, on all cases of impeachment, ang sagot dyan, Senate. Okay? Senate. Again, Senate. Tandaan niyo po yan, ha? Oo, para malinaw po. Next item. Again, kapag initiate, House of Representatives. Kapag naman po, try and decide, that's Senate. Senate. Okay, next item. Teacher H noticed one of his students who slept always during his class. On sa mayang buhaton, what should you do? If you're the teacher, nakakita ka ng isang bata na natutulog sa klase mo. A, the teacher should have a very energetic activity. B, the teacher should already talk to the students privately. The letter C, the teacher should ask his seatmates to always wake him up. Or the teacher should always stay closer to the student during his class. This is proximity control. Which do you think is the best thing to do? Which do you think is the best thing to do? Again, nakita mo, lagi natutulog yung bata, no? Which is the best thing to be done? Okay, naiintindihan ko po yung mga sagot ninyo. Okay, letter B po ang sagot nila. Tingnan natin, no? Ganito na lamang po. Na-notice mo na ang isang bata, no, matutulog sa klase mo. Nakita mo, say for example, nakita ko si Sir Kian natutulog sa klase ko. Should I talk to him privately after the class? So, hahayaan ko lang siyang matulog doon? Which is the best thing to do is to employ engaging energetic activities. Again, employ engaging and energetic activities. Teachers, aba,
No, wag niyo hayaan, no, na pagkatapos pa ng klase, or should you cut your classes, no? Say for example, may natutulog na bata. Okay, sasabihin mo, tigil ang klase. Makikipag-usap ako sa iyo. Ayan, ganun ba 'yon? No. Ang dapat mong gawin diyan, kung gusto mong makipag-usap sa kanya after the class. Pero while the class is happening, what you should employ engaging activities. Okay? Isipin niyo po kasi kana nagtuturo kayo. Huwag lang po sabihin, ah, pinakamaganda, kausapin ang bata. Well, nasa middle of discussion ka, kakausapin mo siya. Di ba? Ayos? Yan. Kailangan talaga mag-function yung ating thinking about thinking, no? Yung metacognition natin. May rationalization, di ba? Merong rason na bakit ito yung pinakamagandang gawin. Dahil imaginein mo na lang, nagtuturo ako ngayon. Tapos may batang natutulog. So ano ang gagawin ko? Ititigil ko ang klase, kakausapin ko siya? That's something that is abrupt, no? That's truncation. Pinutol mo. Dangling yun. Pinutol. Okay? That's not good. Very good. Next item tayo. Yan. O, oh, di ba? Binigyan ko kayo ng mga maling sagot dito. Oh. Pero ang sagot dito ha, it's not letter B ha, it's letter A. You should have energetic activities. Number or letter, number 32, item number 32. Teacher C has a student who seldomly goes to the school when he, and when he does, he gets a very low score. Nauna may buhato ni teacher ani. The teacher should confront the student. Ingnan mo ay gagmaya ni mo grado hagbong munti ka anak. Letter C. The teacher should pay a visit to the student's house. Letter C. The teacher should provide the student's remedial lessons. Letter D. The teacher should arrange conversation with the student. Sige nga. Unsa may buhaton nimo? Seldom kayo siya mag-go sa school. Unyag mo, ato sa school, gagmay kay grado. Obvious, no? Teacher should pay a visit, no? To the student's house. Add to us ilang balay. Unsa man kaha ang problema sa bata. Okay? Kay kadaghanan, ana, labi na sa karamihan dyan, lalo na po sa mga provinces, may trabaho yan. Pagod yan. Okay? So, huwag niyo pong i-judge agad na mahina ito. Bobo to. No. The child, you just don't know. No? Nung ako po ay bata, nagtatrabaho ako sa tubuhan, pumunta ko ng paaralan, minsan nakakatulog dahil sa pagod. And that's not because I'm lazy. I'm just tired. No? Oo. Sabi nga nila, ang batang masipag, paglaki, pagod. Joke lang, di ba? So, meron talaga mga bata, lalo na po sa probinsya. At mas gusto ko pong magturo sa probinsya kaysa syudad, to be honest. Yes. Next. The term of office of the members of the House of Representatives under the 1987 Constitution is House of Representatives, 3 years. Senate, 6 years. Okay? 6 years. What about the President? 6 years. Okay? Governor, 3 years. Downwards, 3 years. Senator, 6 years. House of Representatives, 3 years. President, 6 years. Okay? Next. Science provides knowledge through discipline observation. Which of the following is not a characteristic of scientific assertion? Hearsay, yung sabi-sabi, assumption, guessing, and believing. Hearsay, very good. What about for, what was the name of the forced labor imposed during the Spanish regime? Pulo y servicio. Kapag tamad ka, magbayad ka ng fala. What is fala? Exemption fee. Oh, Spanish policies tayo. Product tax, bandala, reduction, resettlement, town centers, cabecera, trade centers, ayuntamiento, town lang, pueblo. Pagtatrabaho, 16 to 18 years old, 16 to 60 years old, that's polo. Kapag tamad ka, that's babayaran mo yung tag dito, exemption fee or fala. Thank you, Ma'am Rona Gonzalez, sa yung 50 pesos. Okay, next item. Kapag naman pa the following were the 5 ships that it excludes Cartagena. Okay? Tandaan niyo po yan. Next.
Hi, Ma. M&M for your 50 pesos. Thank you so much po. Angono Rizal boasts a famous composer who became Angono. That's San Pedro. Again, Angono? San Pedro. The person served as the brains behind the Arena Theater. Matters! Arena. That's Montano. Very good. Coach Ira, thank you so much po sa yung 75 pesos. Montano? Sino pa? Tinio, that's experiment. Nya. Sala, that's Rogers. Matters. Everybody say, matters. Arena, Montano. Experiment, Tinio, Rogers, Sala, matters. Okay? The students from the XYZ school conducted a community service for one day in their chosen barangay. The teachers should teach a view in mind that the learners transfer their learning in home and community. The teacher should be willing to support the community in various activities. The teacher can utilize resources available in the community. Teacher are agents of change in the community. Okay, again, the students from the XYZ school conducted a community service for one day in their chosen barangay. As teachers ko, no, unsa man kay gipakita ani. Sige. A teacher should teach with a view in mind that the learners transfer their learning in home and community. Oh, letter B. The teacher should be willing to support a community in various activities. C. A teacher should can utilize o naging oportunista. Letter D. Teachers are agents of change of the community. Ginandahan. Ang sagot. That's ikaw. Yan, di ba? Teachers are agents of change, no, sa iyong komunidad. Tandaan niyo po 'yan. Okay? Nagagawa po ng mga we are the catalyst. The other term for agent is catalyst. Lahat po ng nabanggit, yung apat na 'yan, kasali na po 'yan bilang isang catalyst ng pagbabago sa komunidad. Si teacher po 'yan. Next. Yes, live tayo. Ngayon lang po ito pumunta siguro. Live tayo, yes. Next. This refers to the teacher's ability to sympathize to the suffering of his or her students. A. Emotional stability. B. Compassion. C. Refinement. D. Buoyancy. Again, this refers to the teacher's ability to sympathize for the suffering of the feeling of his or her students. Obvious naman po, that's compassion, no? Dapat compassionate ka sa mga bata, no? Dapat ang mga bata ay mahal mo. There should be love and care. Oh, lumalabas din yan sa board exam. Guys, this is a quality of the teacher who has the ability to recover quickly from disappointment or failure. Kana ganing gikasabaan ka karon, ugma okay na ka. That's buoyancy. Again, gikasabaan ka karon ya, ugma okay na ka. That's buoyancy. Okay? Buoyancy yan. Okay, yeah, very good. The late President Marcos placed the Philippines under martial law through what laws? What law? That's Presidential Decree number 1081. Okay, again, Proclamation 1081. Next. The teaching philosophy in the belief that the reinforcement gives corresponding effects in the individual. Sige nga. Uy. What's an answer? Again, belief that reinforcement, klaro na na, reinforcement, reward, behavior. Kasi may matag sa reward, teacher. So that's behaviorism. Okay? As again, ang reward and punishment, Skinner. Si Skinner is a behaviorist. Pragmatism, believes in change, learning by doing, John Dewey. Again, which believes in change? Pragmatism, which does not believe in change. Perennialism. Empiricism po, five senses. Five senses. Doon, nagalit si Ma'am Ria Gallo tapos nagbigay siya ng 49 pesos. Ay, Ma'am Ria Gallo, bakit po kayo galit? Ay, Ma'am Ria. Hedonism po, pleasure principle. Okay? I will pass the child. Why suffer the threat? Oh, yung sinabihan mo na ang bata na sinabihan ka ng magulang ng bata, no, ipasa mo yung anak ko, kundi, ayan, tutuliin kita. O, anong gagawin mo as hedonist? Pass the child. Why suffer the threat? Kapag naman po, ikaw ay utilitarianist, what should you do? My threat. Okay.
this will be of use sa kanyang future. Ah, takot ka lang. Again, this will be of use sa kanyang future. That's utilitarianist. Kapag naman po ganito yung tanungan, sinasabi na may threat kaya ginawa mo ang isang bagay. Sinabi, papatayin, tutuliin kita pag hindi mo ipinasa yung anak ko. So ipinasa mo yung bata. Is it formal cooperation or material cooperation? It's, again, is it formal cooperation or material cooperation? My threat, my threat. Trinetin ka. That's material. Very good, no? Material cooperation siya. Bakit, sir? Kasi merong presence ng threat. Kasi kapag formal cooperation, lumalabas to sa social dimensions. Kapag formal cooperation, may will. Ibig sabihin, gusto mo. Ginusto mong ipasa ang bata. May will. Pero pag may threat, pinasa mo ang bata, material cooperation yan. Malinaw yon. Yes, next item. Again, pag sinasabi nating outward reinforcement, reward, behaviorism. Kapag sinasabi nating believes in change, pragmatism. Pag sinasabi nating does not believe in change, perennialism. Kapag naman po five senses, empiricism. Kapag naman po pleasure principle, why suffer the threat, hedonism. Pass the child because it will be of great use, utilitarianism. Next item. Indian sacred hymns, Veda, texts, Nishad, songs, Gita. In speech progress, resonation. Resonation. Pag may speech progress, sagot sa board exam, resonation agad. Huwag niya kayong magpahirapan pa sa sarili ninyo. Okay. What about for this dramatic presentation? Ano kaya ito? Dramatic presentation, moro-moro, kasi may Muslim. Ah, Muslim and Kristiyano, moro-moro. Ayan. Oh, ano yung epic ng Ifugao? That's Biag ni Lamang. Very good. Ano ang epic ng Mindanao? Mindanao. Ifugao, yes, Hudhud, no? Biag ni Lamang. Yes. Example is Biag ni Lamang, no? Ilocano, sorry. Oy, sorry. Ifugao manoon. Sorry, okay. Ifugao, Hudhud. Ilocano, Biag ni Lamang ni Pedro Bucanig, okay? Kapag naman po Mindanao, again, Mindanao, that's Bantugan. Okay? Kapag naman po Bisaya, that's Maragtas. Again, Bisaya, Maragtas. Kapag naman po Mindanao, Bantugan. Kapag naman po Ifugao, Hudhud. Kapag naman po Bisayas, Maragtas. Kapag naman po Ilocano, Biag ni Lamang. Sino sumulat? Yun. Malinaw yun? Bucanig, very good, no? Ayan, sumasagot sila. What about for Bidasari? Saan naman yung Bidasari? Mindanao pa rin, okay? Mindanao pa rin. Bidasari, Mindanao pa rin yan. Nasaan na yung PowerPoint? Next. This focuses on the belief that the truths are constant and it will never change. That's perennialism. Next. Filipino migrant writer whose fiction stories reflect the American culture, Scent of Apples, Bienvenido Santos. What about for Hispanic, Nick Joaquin? Which province was known as the Provincia de Comintan, Batangas? Again, Comintan, Batangas. Atin ko pong singsing, Pampanga. Ursuha, Pangasinan. Okay? Orduha, Pangasinan. Atin ko pong singsing, Pampanga. Provincia de Comintan, Batangas. Next. This refers to the teacher's acting positive role models for students.
That is social regard for learning. Social, from the word itself, model, social. Okay? Wait, this is the NCBTS, no? Old curriculum pa yun. I mean, old na basihan. What about for the question 51? Even when her friends betray her, Becky bears no rancor. Rancor means bitterness. So no rancor, walang bitterness with her because she is not bitter. Okay? She is not bitter. Ang tawag dito. Vocabulary tayo sa LED. Ayos? Sige, bilisan lang natin dahil lagi ko na putong ito inuulit-ulit ha. Sige. Impertinent. Irrelevant. Penchant. Fondness. Pulchritude. Loveliness. Agitation. Nervousness. Calmness. Aplomb. Equanimity. Composure. Intrepid. Brave. Loquacious. Verbose. Voracious. Eager. Again, voracious. Eager. Praise glowingly. Persiflage, conflagration, large fire, mundane, ordinary, mundane, ordinary, state of well-being, euphoria, again, state of well-being, euphoria, old hand, experience, green thumb, good at gardening, stop beating a dead horse, move on, caveat emptor, let the buyer decide, ad nauseam, sickening at the highest degree. Gullible, easily deceived. Lapse, hiatus. Loquacious, verbose. What about for amor con amor si paga? Love begets love. Chauffeur, driver. Plural for madam, miss dames. Again, plural for madam, miss dames. Esoteric, understandable by selected few. Awkward looking, badoy. What about for supernatural? Transcendental. Again, supernatural. Transcendental. What about for carnal? Worldly. Again, carnal. Worldly. Profanity. Obscenity. Again, profanity. Obscenity. Transmuted. Change. Again, transmuted. Change. Very good. Nakakasagot pa doon? Yes, next item. Political idealist, that's Caesar. Pag may political idealist, might is right, that's Caesar. Next, this is a surface of the earth, that is zone. Zone, okay? Cancer, circle, cancer, ang gitna, zone. What are the prime factors of 273? That's 3 times 7 times 13. Next item. Factor ganit class, magiging mara mag 3, anak. Anak ako, for mathematics lecture, go to my mathematics lecture. Go there, just view it, master it. It will save your mathematics. I am guaranteeing you that. Next. Which of the following properties is the measure of how easily a mineral can be scratched? That's visco or poise. Luster, very good. So, again, pag... the property of a mineral, no, that is easily scratched, that is luster. Measure of how a material or mineral can be easily scratched, that's luster. Tandaan niyo po yan. Bago to, bago siguro ito sa inyong pandinig, no? Next. Air, as a drain. Greenhouse effect, sorry. Air, like water and food, para flood, sorry. Air, when mixed with sulfur oxide coming from motor vehicles, fall to the earth, giving effects to the living things. This polluted air is greenhouse effect. Kapag naman po rain, of course, hindi air, no? Rain kasi. So, malinaw. Sakit na ako ang kuhan. Ayaran eh. Sugar compounds such as monosaccharides. Pag may ganito... Disaccharides, they are macromolecules, no? And this belongs to the carbohydrates. Kapag naman po stored energy, fats. Kapag naman po muscle builders, proteins. Kapag naman po DNA and RNA, that's nucleic acid. Okay? Malinaw yun.
Yes. Next. Which among the following cell organelles does not participate in cellular division? It is the cytoplasm. All the functions of the cell expansion, growth, and replication are carried out in the cytoplasm. So, nag-carry out lamang po siya, hindi siya nag-participate sa cellular division. Next. An atom of silicon has a mass number, ang sagot dito 14. Okay, may clue ito eh. Your mass number is the total number. Ang total number siya ng neutrons and protons. So, ang binigay dyan, second clue, your atomic number, which is given 14, is the amount of protons within the atom. So, dahil ang sum ng protons at atomic number ay ang mass number, so we could say that it's 14. Okay? 14 po dahil ang sum po ng ating atomic number at ng protons inside an atom is the mass number. Okay? Malinaw yun. Number two yung clue natin. Who first introduced the Islamic religion in the Philippines? In the 13th century to. That's Mukdum. Again, sino yun? Mukdum. The first sultanate in Sulu. Next item. Which is best way to write the underlined portion of the sentence? Which is the best way to write the underlined portion of the sentence? The studies revealing that for various reasons, girls spent less time working with computers than boys. Studies revealed. Very good. Next item. Hologram. Again, pag three-dimensional, hologram. Next. Kapag naman po, art is a product of man's needs to express himself, is a high degree of sensitivity towards his environment. Who is the painter of Fisher Fox in the farmers of his hometown? This is Fran Botong. Si Botong Francisco. Again, sino to? Botong Francisco. Rural life, Amor Sulo. Pag Fisher Fox, Francisco. Next. Which state of psychosexual theory does young boys and girls experience rivalry? The clue word there is rivalry. Pag girl, Electra. Pag boy, Oedipus. Saan siya nang gagaling? Kay Phallic. Saan? Kay Phallic. Very good. What contained the concrete promise of the Americans? That is the Jones Law. Okay? Preamble specific sa Jones Law. Ayan. Next. Which among the following, yun. So, underline nyo na lang po yung caused by mosquito, virus caused by mosquito, that's dengue, no? Dengue. Carried by mosquitoes yan. Next. Teacher Jesus is now 69 years old and has been observing changes himself such as aging. Aging, that's maturation. Learning, that's change of behavior. Growth, that is something related to numbers, quantitative. So kapag bumigat ka ng 5 kilo, growth yan. Pero kapag bumigat ka lang, walang sinabing kilo, that's development. Okay? Nakalakad ka, development. Okay? What else? Basta anything qualitative, that's development. Anything quantitative, that's growth. Anything that is changing the behavior, learning yan. Anything that is in the aging process, maturation yan. Okay? Bakit maturation yung sagot? Dahil may aging. Next. It's now 2 hours past his schedule. The facilitator may not come anymore. But we will still be ready in case he does. Again, he does. Very good. It may seem frivolous to you, but it's important to me. Frivolous means, vocabulary. What does it mean? Frivolous means worthless. Very good. Next item. Which situation best illustrates the concept of growth? Basta na ay kilo ha. Ang letter D, learning. Ang letter C, gained knowledge in the approaches. Gained knowledge, that's learning. A high school student gets score of 85. That's still learning. A kinder gains 2 pounds, that is letter A, growth yan.
The new student was vexatious. Vexatious means, again, the new student was vexatious. Vexatious means, ang sagot. Annoying, very good. Samukan, next. Dr. Villarin, the school physician, conducted a physical examination in Mr. Manuel's class. What concept best describes the quantitative increase observed? Quantiha, quanti, that's growth. Quanti, growth. Okay, the clue word there is quanti. He turned up a new leaf after a long years of imprisonment. This means made a turning point. Again, made a turning point. What about for many a child? Is a lot of water? Is fish and fries? Is, okay. Which of the following is likely to be developed in infants or shown genuine affection? That's trust. Okay, trust. What about for a lot of water? Is. What about for if you want the moon, I will get it for you? Hyperbole. Tinkle, tinkle, tinkle. Alliteration? No, it's onomatopoeia, the first choice. Credulous for what? Madaling easily deceived, no? Madaling tag dito, madaling ilarun. Ano ba yan? Yes. I will stop in the 100th slide. A boy is closer to his mother. That's boy, boy, boy. Oedipal. Okay? Saan siya nangyayari? Sa phallic stage. Okay? So, yun po yung i-pay attention ninyo. Kapag boy, Oedipal. Kapag girl, Electra. Next. Which of the following is considered as intrinsic? Kapag intrinsic, galing sa ilalim. Oh, flammability. Flammability. Property of matter pala. Considered as intrinsic property of matter. That's flammability. Okay, intrinsic. Next. Which Spanish Governor General ordered the deportation of Rizal? Oh, Indapitan. Despujol. Very good. Again, sino yun? Despujol ang nagpatapon kay Mr. Rizal. Next. Considers K-12 as the flagship. Besra. Besra. CHED po, 7722. DepEd, 9155. TESDA, 7722. I-discuss ko po ito ng mas masinsinan sa final drills. Ha? Which of the following designed the Rizal Monument? Kisling. Okay? What about for... Diba? Next item. Three children from the four corners of the classroom were in the class is divided into two groups. That is Miss Sosa. Okay? Miss Sosa yan. Modified in-school and off-school approach. On something multi-grade, you are combining two or more grade levels inside one classroom. Ano ba tong impact? May participation sa stakeholders. Ano ba to si is? Ito yung ibibigay mo para sa mga bata na nag-drop out dahil malayo ang kanilang paaralan. Ano naman yung OHSP? Ito yung... Sorry. Ang is po para sa gifted students na nag-drop out. Ang OHSP naman po para po sa mga batang malalayo ang paaralan. Okay, bigyan mo ng OHSP. Ito yung alternative delivery modes na ginagawa natin because of the dropouts. Did you know, in 2019, we had 27 million students. In 2020, we only had 23 million students. That is 3.5 million students ang niundang tumigil sa pag-aaral dahil sa pandemya. So, nasa na kaya sila ngayon? Ang iba nag-asawa. Ang iba nagtrabaho. Oo. So, malungkot na isipin kung sanay nabigyan sila ng programang ito. Okay? Next. Which influenced military training? Madali lang yan. Greeks. Okay? Military traditions, Romans. Social preservation, Chinese. Okay? The sum of traditionally derived and orally transmitted literature, material, culture, custom within the predominantly technology advanced societies is referred to as folklore. Okay? So, tandaan nyo po, ang folklore po, kasali dyan ang tales, legends, and superstitions in a particular ethnic population. Okay? Ang folktale po ay kasali lamang po sa folklore. Tandaan nyo po yan. Next. What is the first skill a student must have learned if he or she can read? It's phonemic awareness. Ganito kasi yan. Phonemic awareness, phonology, syntax, semantics, pragmatics. Ano yung pragmatics? The use. Ano yung syntax? The sentence.
Ano yung morphology? The forms of the words. Ano naman yung phonemic awareness? O ayan, first skill of a student must have in order before he or she can read, no? Yung mga kinakanta-kanta natin. Okay? Sige. So that's it. Pag meaning, semantics yan ha. Madali lang talaga ito. Ulit-ulit na lang yan. Next. During Hispanic days, up until the 18th century, Filipino women who had no intention mo add to sa nannery. Add to sila nannery. So kung pananglit gani, di na magbinyo, no? Ayaw nila mag-asawa, pumupunta sila saan? Sa nannery. O ngayon kasi pumupunta sa ibang lalaki. Tara. Next item. If he blank eating excessively, he would be that fat. If he were. Kapag may if, ang sagot mo dyan, were. If I were you. If he were mine. If she were mine. Pala, sorry. No? Next. Which among the sound, which among the following is voiceless? P or B? It's letter P. Okay? Next. How does a novice learner acquire information? All the information. Kapag naman po the official stand of the newspaper in a particular issue, it's the opinions or editorial page. Okay? What about for imperative almost nearly means? Imperative, imperative. Very good. That's having to do with important requirement or vital requirement. What about for among the following, important successful for teaching, which shows fairness? That's objectivity. Fairness, objectivity. Next item. The line under the bludgeoning chance, my head is bloody but unbowed, from Henley's Invictus, determination. And it is hyperbole. Very good. Which of the following is considered in the lowest form of learning? For animals, conditioning. For human beings, perceiving. Malinaw? Yes. In July 1901, Union Obrera Democratica. Okay? Letter B. Religious rituals in the classroom and in the school programs prove the deep natural religiosity of Filipinos. Which philosophy has greatly confronted with this tradition? Buddhism, Hinduism, Confucianism. Religious rituals. Sinabi ko na to sa aking mga lecture. Confucianism. Kailan ka sasagot ng Confucius? Kapag good government, kapag religious rituals, kapag po Book of the Sons, and kapag po Han Dynasty. At sino yung Confucius na yon? Si Kung Fu Chu. Sino yon? Si Kung Fu Chu. Teachers, as much as I want to continue, napapagod na po ang akin. Nag-review center ka dyan, i-drill mo ang mga natutunan mo sa review center dito. So, should I encourage review center? Kapag may pera ka, mag-review ka. Kapag wala kang pera, sige, panuorin mo lahat ng videos ko, ibalik-balik mo, ulit-ulitin mo. Teachers, in passing the board exam, wala pong ibang tao na mas makakatulong sa iyo kung hindi ang tao na nasa salamin. Ikaw po ang pinaka-ingredient kung paano ipasa ang board exam. Dahil alam mo, kung wala ka, sino mag-detake? Obvious naman. So, kailangan lang po, teachers, na maging determinado ka. I am only here to help. Hindi po ako yung mag-detake. Pero tandaan nyo po na kapag po avid listener ka, avid follower ka, tandaan mong sasamahan kita. Na kayang tanggapin. O, ano pa kaya kapag nangyari na? So, technique para manatiling motibado, you have to think na babagsak ka. Oo. Kapag tinatamad ka, pero kapag hindi ka naman tinamad, aba, mag-aral ng mag-aral ka hanggang kaya mo. Okay? Ipasa mo, itap mo ang board examination dahil po kapag follower ka dito, sure na po na 87 and up yung rating mo. Kapag marami po na repeater na munti kang, kapag isinali sila, top-notcher sila, isipin nyo, merong isang nag-message sa akin, 49 yung average niya sa first take. Nung pangalawang take niya, nagiging 89. Isipin nyo yan. So, ang clue lamang pala rito is manood, ulitin, at manood ulit. Okay? So, teachers, tandaan nyo ang mga bagay na pinaglalaban nyo. Tandaan nyo yung pangarap nyo na na-delay ng 2 taon.
kaya mo pa bang ibagsak ito? Well, only you can answer that. But as much as I want you to be inspired, gusto kong huling board exam mo na to. So, huling board exam mo na ba to? Talaga ba? So, papasa na. Ayun, magta-top ko na ba? Sure? Last board exam mo na ba to? Para ba to sa pangarap sa buhay? Para sa nanay? Para sa tatay? Para sa jowa? Para sa mga anak? Para sa sarili? Ano man ang rason mo, that is valid. At dahil valid yan, yan yung magdadala sa'yo sa tagumpay. Isipin mo nga, pumasa ka sa board. O di ba napakatamis? Lalo na kapag repeater ka. Pero yung mga first timers, I would advise, huwag niyo pong subukang bumagsak. You cannot take it. Ang sakit. New curriculum. Very good. Magta-top na. Ayan, last board exam muna ba to? Oh, sabihin mo yung pangalan mo na may LPT sa huli. Go. Oh, yun. Very good. No? Magkakatotoo yan. I swear. You're in my prayers. God bless you. Ingat kayo lagi.